Nagmomotorsiklo at rumarakit si Kim, kaya ayon sa kanya ay mas makapagtatrabaho siya ng maayos kung maaraw at hindi umuulan. Pabor ako sa gantong panahon kasi as a raketero, mas mapadali yung trabaho namin. Photographer kasi ako, so mas madali magtrabaho pag ganito yung araw kasi mabilis kumilos, alam yung mga locations, and motorista kasi ako. So mas mabilis talaga pag maaraw kasi kung umuulan, ang hirap talaga kumilos. So mas pabor kami sa ganito. Ayon sa PAGASA, dahil sa hanging amihan ay makararanas ang extreme northern Luzon ng mga panakanakang mga pag-ulan. Habang ang malaking bahagi ng bansa kabilang ang Palawan ay makararanas naman ng mainit na panahon. Wala po tayong inaasahang mga pag-ulan. Ang ating pong weather system na umiiral, medyo may amihan. Dito lamang po nakakapigto sa extreme northern Luzon, kung kaya't medyo may mga inaasahan tayong mga pag-ulan-ulan dito. Dito po sa atin, sa malaking bahagi ng ating bansa, kasama po yung Palawan, easterlies po ang umiiral. Ito po yung mainit na hangin na gagaling po dito sa Northwest Pacific High Pressure Area na may tibog silang bahagi ng Japan. Nagdadala po ito ng mainit at mahalumigmig na hangin. Ibig sabihin, humid, mataas po yung humidity. Dagdag pa nito, magiging mataas ang humidity kaya't asahan ang mas mainit na pakiramdam. Aabot ang heat index ng 38 to 40 degrees Celsius. Maliban po sa medyo pagtaas ng temperature po natin, nasa 33 degrees Celsius tayo, mataas din po yung ating humidity na nagdudulot din ng heat index na medyo mas mataas. Ang heat index, ito po yung ating init sa ating pakiramdam. Dahil sa taas ng humidity, hindi po nagiging mabilis yung pag-evaporate ng ating pong mga pagpapawis o init sa ating pong katawan. Samantala, aasahan pa rin ang panakanakang pag-ulan, pagkulog at pagkidlat lalo na sa southern Palawan. Habang sa hilagang bahagi ng Palawan kasama ang lungsod ng Puerto Princesa ay magkakaroon ng bahagyang maulap at maaraw na kalangitan. Ngayong Linggo ay wala pang mga sama ng panahon na aasahan na papasok sa Philippine Area of Responsibility. Kristel Dorado, Alpha News, Philippines.